Minsan sa sobrang lindot sa sharing, mawag na galas doses. Ito. Yung ana sila ka gutom. Pero nagpasalamat ako sa Lord because of them. Wala yun sa akong una-una ang mag-officiate ng kasal. Ay mo mo kisay akong idol sa kasal? Pastor Franklin. Nalipay ko last time, kaya natos Pastor Franklin ba na nanood siya habang nag... Di ba nawala si Pastor Franklin, sumama sa akin? Nung nandoon ang mga pastors sa Tagaytay. Kasi nanood siya habang nag-officiate ako ng wedding. Pero si Pastor Franklin, nung una, lipay ko kung kaya mo makating kong kasalas, Pastor Franklin, kaya sige pa katawa. Mula noon, talagang ang na-build sa aking una-una kay Pastor Franklin ay expert doon sa field na yun. And then, sabi ko, hindi ko kaya yan. Alam niyo ba, na because of this, na-meet ko yung mga taong ito, sinabi nila sa akin, Pastor, dagan lang mga ikastor nun dito sa among events na wala yung kailang isa-isa. Uy, di ba ka? Yun ko, listen na, hindi ko kumukasal o kwal, bihing mo na to. So ang gibuhat na ako, ang ginawa ko, kausapin ko muna. So kinausap ko, alam niyo ba? Atheist yung isa, lalaki. Tapos, istorya na ako. Hebalo pa mo, in 10 minutes, nihilak ang laki. Atheist. Nihilak siya tamang-tamang manihulong. Hanton din yun siya nga, Pastor, hebalo pa ka nga, hindi ko dali. Pero naghanda ko nga, di ba tihon ka? Yung asawa ko nga, sinisiko ako eh. Pero Pastor, naramdaman ko, ang Ginoo, aning lugar, ang impact niya ng balibo. Kunya na realize niya napakabuti ng Lord sa kanya noong pandemic. Ang iyong dinanti sa Lord, he goes against him. Pastor, I realize napakasama ko sa ating Panginoon. And then there and then, idawat sila sa Ginoo. Kunya, karon dili na siya it is. Dito siya ang kasal. Ikuha niya ang mic sa reception. Kung yung iingiin na yung mga barkado, kailan mo na ako, ako yung leader niyo. Gusto ko i-announce sa inyong tanan na dilin ako atheist. Naniniwala na ako ng may Diyos. Diba ang grabe niyo? Doon, na-realize ko, wow, this is a very good ministry. Kasi whether ako magkasal sa kanila or dili, manulig yun na sila magkasal. But I missed the opportunity to share the gospel. So ngayon, pina-follow up ko, nakikita ko, nag-church every now and then, pero I plan, kasi malayo sila sa akin eh. Kaya malinalipan niyo po, unay kasal, kanya nagkang mga pastor, mga Christians, na kaya ako silang subukod, i-follow up. So now, na ako ipakita pa sa inyo, ayan, wakuha na ako na ano. Makailan ba? Magdato. Anyway, daghan man tayo na mga pastor, di ba? Kita na, magka-drive tricycle, ako ba, mag-isda, unas, mga kasalan, formado kayo. So, ay mong katuo, ano? Anak ng mini. Tapos, na ako'y kauban, si Julius, accountability ko. Ano na'y kauban ako? Ibantay sa ako, ah. Ano'y tingin ko niya? So, prank ka na sa oras. Ano ba? Muli na tayo, ipanuli na sa itong mga asawa. So, sa Angel's Field, isa sa natuon na video. Kani siya, di-share na niya sila gospel. Wala kayo ba ang babae ni Bunganon? Pagka humas ka sa sobrang blessed nila, tibok iyang pamilya, iyang tito, yan to sa school. Ang lalaki di ay isa sa magigitudlo ang mami dito sa San Jose. At iyon eh, dito sa kanta, may kanta dito graduation song nila. Ang po dito, nakita na dahil na. Ako matong naglagandagan gamay dito. Karabing lipaya nila. Kanya dito, nasharean ko sila, pati itong dalawa. Hanggang ngayon, dahil sobrang busy nila, sa Manila itong mga to,
every now and then, nakakapunta sila sa Tagaytay. Kani yung tawhana, o kani, counseling niya na, after po nag-dusi ka oras, all in all. Kani yung tawhana, kani yung problema, kaya yung gini kanan, walay. Ako yung nanay, tumoto yung tatay, di mo atin. Galit na galit. Nagpa-pray ang bahay sa ako ah. Pastor, tulungan niyo naman kami. Nadidepress na yung asa, yung fiancé ko. Alam mo ginawa nung lalaki? Nag-pray din. O niya, gihimon sa Ginoo, ang iyang ginikanan, isugot. Lingko dito. Pero nag-ana lagi gamay. Kay sila man ang number one na nga kwan, nga guilty sa ano mga kasal. Kaya nangako naman sila, hindi naman nila ginawa many years ago, right? So ito na, pagdating sa dulo, may part kasi ako na in-honor nila yung magulang. Sinabi ko sa dalawa, huwag nyo isipin yung mga nagawa nilang masama. Ang magulang ay magulang at dapat silang masalamatan sa Lord. Kasi kung dili sila nagtagpo, di ikaw ka mabuhi. Bisa pamutano na rin ang mga ginikanan ni mo, di na sila, pag pamutano ni mo, ang sasabihin niya sa iyo, ayaw nilang mangyari sa iyo, mangyari sa kanila. Ginikanan yun eh. Sabi niya, oo nga po, Pastor. Ito na. Barog na sila. May atubang sa ginikanan. Pag-istorya niya sa iyang mama at papa, eh, kung pasalamatin sila, ipagyabang mo sa mga tao. Kaya nag-thank you siya sa lahat. Pagdating sa tatay niya, alam niyo sinabi niya, Pa, salamat dahil sa iyo, nabuhay ako sa mundo. Ang dami akong natutunan sa iyo, Nay. Tapos biglang sa dulo, biglang tumahimik siya. Sabi niya, Pa, gusto ko malaman mo, tungkol sa Ginoo, ahaw ka na pasaylo. Pinatawad kita. Allah, grabe buhos ang luhalat. Buhos ang luhalat. Pati yung tatay, hindi mo mapintura yung mukha niya. Pati yung nanay. Grabe itong kasala. Nilihok ang Ginoo ba? Tungkol dato, after that wedding, kinabukasan, itawag ko nila, nangahon sila sa Samuel. Itawag ko, Pastor, meron po kami ibibigay sa inyo. Nagbigay ng gift para sa church. Other than the gift na binigay nila, nagbigay po sila ng gift na check na malaki. Pero nandun yung nanay. Sabi nung nanay, Pastor, alam ko hindi na mababalik yung dati. Hindi pang pamilya na siya. Pero sabi niya, galit pa rin ako. Kaya lang, nakapagpatawad na ako. Tapos sabi niya, nakakasakit-sakit na kasi ako sa sobrang sama ng loob. Kung imagine mo, kababata ko siya, naroon na. Nakita niya yung nangyari. Through a wedding like that, nagkaroon ng hope ang family. Lagi kong pinafollow up ng dalawa, kasama nila ang nanay nila, nag-church na. Pero sa Manila sila, well, hindi sa amin. Kasi malayo sila. Ito, si Miggy and Honey, taga-Mandaluyong. Bless na ang ginikanan nila. Nung nalaman ang ginikanan nila, mabisita sila sa ako. Ni-upan silang duha. Kanya, ako silang nilibre o kaon. Bakit ko sila nililibre? Kasi gusto ko ipakita sa ilaha na ang mga pastor nilimuran na kwarta. At ilang kwarta gamito na ako to minister to people, including them. So, nilibre ko sila, nangahaw mo dito, he's sharing me, hinilakay na po, bless sila ng Panginoon. Hanggang ngayon, kanang taohan na, maliban last month, kada Domingo nasa simbahan, Gikan Bas, Manila. Kanang duhag, taga-Dubay ni sila, ang laki, samtang online kami nag-counseling, hindi kami nag-hilap. Kaya nga no, sa aming counseling, muro ko nagigumot yan kasi-kasing.
maubiyaya ka kanang bataa sang diskol man din nasa una. Maunang keep planting seeds. Huwag mo kayo ba kung kanus ka mutubo. Kanang lakiha, sige sa gila kayo, nalayong puno siya sa Ginoo. O niya, nalaman niya ang tatay niya ang babaero, nibalik sa pamilya, o niya ang iyong pamilya, ang iyong papa karoon, ang sige kinun siya, nak, balik na sa Ginoo. Kung unsa ka babaero yung tatay ko na tumun sa Ginoo, nagbago yung tatay, na-confirm mga akong istorya sa ilahan. O niya karoon, nag-church na sila to sa Dubai. Kaniyan, tag-iya sa Apulis, tag-iya sa Aguila Glass. Kanang butang bitos mga sakyanan, kanang bata ang kinadoro. Buutan kayo ng bataa. Pero kayo ba ako mong ayayag soon, kanang babae, kanang bula nun eh. Ilang pag siya ito? Bula nun ang piloto? Kristohano? Kani sila, nag-church na ang prayer nila, madala niya sa Ginoo. Tungod na itong kasala, nakita ko, nanimba na sila tanan. Sa sisiya. Kaning pamilya ha, kaning duha, grabe ang past nito. Nakakilala sila sa bar. Bouncer yung lalaki eh. Parang doon nagtatrabaho. Hukaw kayo ang kinalang past. Pero alam niyo, sabi ko, this is a chance that you will be better as yung tataas kayo ng level sa yung relationship by making the Lord the center of your relationship. Nanghilak po ni sila. Nabless sila. Unya, ida sa tingon ko sa laki. Ako gigiin na lalaki. Ikaw ang susi ng blessing sa pamilya nito. Alam niyo ba itong pamilya nito? Ito nanay niya. Didala nila simbahan. Nakalimut ko pangalan niya, pero ano yan? Congresswoman. O, nakikontra kayo, magkarapit sa una. Ano siya? Head sa parang education something. Pero, nakinig siya ng preaching. Gusto, ang ganda ng preaching mo, sabi niya sa akin. At ngayon, every time na napopost, nag-church sila dun sa CCF, dun sa Manila. CCF. CC. CCF. Kasi sa Manila sila eh, Christ Commission Fellowship. Ngayon, because nag-church sila, lipay ko kayo kay hindi lang sila nag-church, nag-attend pa sila ng couples group. Sabi ko, wow, hindi mo naman. Because of that wedding, nangyari ito. Ang dami pang kwento, dili na mahurot. Naiduha nga, na freediver, hantod ka rin nasa simbahan. Last Sunday na, ito mga anim na couple na nagsimba sa church. Nga naman na, nag-share mo ko anim. Kasi it's a testimony. Dili ni kay Hanas ko kayo. Daghan ko sa'yo. Daghan ko. Hindi ko nga malaman, Lord. Bakit binigyan mo ko ng chance to be a blessing? Hindi ako karapat dapat. So now, I want to share to you bakit? Why I am doing this? Doing ceremonies for people na hindi ko naila sa una. Pero gustong-gusto ko nagkakasal. Kilalang-kilala ko yung mga tao at kaibigan ko. Ako nagkasal sa mga young people lang mo sa church. Ipraktisa lang ko sila. Wow. Sila kay Pao. Pero ang last na kinasal ko, anak ko ni Macario, si Sara. Sara ni Authentico. And same thing. I do this for this reason. Una, mga reasons na gusto kong ingano is, ano ba ang